ilahan ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People. Mga kababayan, we are on after a break, we are on the second part of our meeting. But before calling the next speaker, I'd like to mention the cabinet members who are here with me attending. We have the Secretary Tugadi, who just finished with his report. Then we have Secretary Fortunato T. De La Peña of the Department of Science and in Technology. Then we have Secretary Galvez and Secretary Anyo. Video conference attending is Secretary Doke, Secretary Roque, Secretary Nograles, Chairman sa MMDA, Benjamin Abalos, and sa FDA, as usual, si Dr. Enrique Domingo. Also with us is Senator Bongo and Executive Secretary Salvador Medaldia. So the next for brevity in the discussion of our medical report, I would like to call first Secretary Galvez, tapos si Secretary Duque after. Germaine ang ano nila. The subject matter is germane for both the secretary to report. Secretary Duque. Tapos ka na, no? Secretary Galvez, sorry. Mr. President, Senator Bongo, Secretary Salvador Meldaldia, fellow cabinet members and other guests. Sa ating po mga kababayan, magandang gabi po. Ang aking pong report po ngayon ay ang ating preparasyon sa ating bayanihan bakunahan itong National Vaccination Day, Mr. President. We will give details para yung mga kinig po makapag-prepare po sa ating binabalita. Next slide, please. Next slide, please. So ito po yung naibigay na directive po ng ating mahal na Pangulo. At ito pong pangalawa, ito po yung aking i-discuss po ngayon. Ito po yung sinasabi po na ang National Task Force kasama po ang DILG, DND, will provide necessary support to the LGUs, particularly in the delivery of vaccines into the cities and municipalities, and the strategic mobilization of resources such as government air asset. Ito po ang directive ng ating mahal na Pangulo noong last briefing po natin to talk to the people. Next slide, please. So ang ginawa po natin, nagkaroon po tayo ng series of meetings na dinaluhan po ng mga members sa DOH, DILG, sa NTFM, sa mga different LGUs po natin, yung mga League of Governors and Cities and Municipalities, kasama po ang mga regional offices ng DILG at ang ating mga AAPPNP units, BGMP, and also some medical associations and business sector. Ito po ay nag-preside po dito ay si Secretary Duque, yung una naming discussions, and pangalawa po noong last Friday ang nag-preside po si Secretary Anyo. So ito po ang isa sa mga key points na
pinaka na buod ng resolutions po natin na to fast track yung deployment and administration ng vaccines. Ito po ang directive ng ating mahal na presidente, challenging all our LGUs to be creative in order to administer the vaccines that have been given to them as soon as possible time. Number two is to mobilize different government and private agencies, lalo-lalo na po yung mga pwede pong mag-mobilize ng APPNP, yung DepEd, CHED, at saka po yung Department of Transportation. And then lastly, yung preparation po para sa ating National Vaccination Day or itatawag nating Bayanihan ng Bakunahan. Next slide, please. Ito po, na-discuss na po ito ng ating mahal na presidente, pero ang maganda po dito, yung challenge po ng ating mahal na presidente sa ating mga LGU at ang directive po na ginawa po ni SILG, Secretary Anyo at saka Secretary Duque, nagkaroon po ng tinatawag nating positive results. Nakita po natin dito na talagang tumaas ng mataas ang ating total vaccine administered, and at the same time, naka-receive po tayo ng tinatawag na highest weekly output na 5,473,704 jobs noong November 2-8. And then, yung sinabi nga po ng ating mahal na presidente, na nagkaroon tayo ng 1.1 na pinakamataas ng jobs. At naitaas po natin yung 7-day daily average to 957 jobs per day. Ito po, normally, nag-ano lang po tayo ng 400,000. Though meron significantly po na nag-improve ang ating output, kailangan pa rin po natin na i-increase ang ating output to 1.5 million daily jobs in order to achieve yung ating 70 million target before the end of the year. Now we will discuss po yung tinatawag natin na concept ng Bayanihan Bakunahan sa National COVID-19 Vaccination Day Framework. Next slide, please. So ang ating pong framework ay talagang makakaroon tayo ng bayanihan. It will involve all society and all government agencies para magkaroon po tayo ng tinatawag na 3-day vaccination program na itatalaga po sa before the end of the month. Next slide, please. Ito po ang rasyonale ng roll-out strategy, proposal of the National COVID-19 Vaccination Day. As we ramp up the implementation of COVID-19 vaccination nationwide, the national government shall facilitate the vaccination activities and expedite vaccination of individuals with zero dose by devoting 3 days solely for vaccination activities nationwide. So ang objective po nito is to mobilize all the stakeholders, the people and logistics to facilitate the vaccination with COVID-19 vaccines of at least 15 million individuals in 3 days. Ang maganda rin po rito ay gagawin po natin na ito rin po ang isang daan na matulungan din po natin yung mga areas na medyo mahina po sa vaccination because of some challenges and also logistical limitations. Next slide, please. Initially po, ito po yung tinatawag nating campaign concept. Ito po ang magiging we are recommending na magkaroon po na either DOH Department Circular or Executive Order to declare the 3 consecutive days as a National Health Day or National COVID-19 Vaccination Day. Ang conceptual framework po natin ay whole of society approach and whole of government approach. It will be likened to yung like election day na talagang lahat po ng tao pupunta doon sa vaccination area. Like an election, doon po sila sa mga presinto. Ito po ang mga tao po na hindi po bakunado at yung po pong magkakaroon po ng mga boosters ay doon po pupunta sa tinatawag natin na mga designated na vaccination areas. So ang target area po natin is 16 regions kasama po ang BARM, and then it will be done simultaneously nationwide. So ang proposed implementation date po natin is November 29, November 30, at December 1. But doesn't stop there. Sustain pa rin po natin yung vaccination day po natin. Next slide. Ito po yung mga strategies po natin. Una, we have to expand and activate the vaccination site. Meaning, meron tayong tinatala na more or less 4,000 to 5,000 na vaccination site. So, ito mga vaccination site po ito, tulad ng mga fixed sites, mga mega vaccination sites, at saka mga temporary posts, and also yung mobile vaccination teams. We can also use yung tinatawag natin mga universities and colleges, yung arenas, gymnasiums, and also we can use the private sector fast food chains like McDonald's and Jollibee that they offer to other LGUs, and also yung tinatawag natin yung mga malls and also workplace.
So we will also mobilize all government agencies, katulad po ng AFP, PNP, at lahat po ng mga tatawag nating service uniform personnel sa CHED, DSWD, DOLE, PCOO, and other, no, other government agencies that can help us in the vaccination of our total populations and general populations and children. Then also we will mobilize all government units, starting from provinces down to the different barangays. And then also the Philippine Medical Association and also the different integrated association, Philippine Nurses, the Philippine College of Physicians, the Philippine Pediatric Society, and other medical allied, personnel like Philippine Dental Association, and also other private sector partners will also be mobilized in order to augment our vaccination sites and vaccinators. Also, we will mobilize all healthcare workers in the Philippines and participate in the National COVID-19 Vaccination Day, including all private, public, or self-employed healthcare workers. Next slide, please. And then also, we will fast-track the delivery of vaccines and auxiliaries. Ito, nakikita po natin na medyo meron tayong counting challenges. That's why we will request the AP and the PNP and also OCD and DOTR on other private sector to help in the delivery of vaccines and auxiliaries to different areas. And also, we will intensify the social preparation activities to drumbeat the campaign so that we could increase furthermore the uptake and the acceptance of the vaccines, regardless of the brand. And then we will also activate the health emergency command system structure with the establishment of the local vaccine operation centers for governance and coordination. Next slide, please. This is the, you know, the synchronization matrix. We will be having three phases. We have the preparation phase will be done on November 1 to 28. And then also with the execution phase from November 21 to 30 and December 1. And then also sustainment operations from December 2 to 31, meaning we will not end up with the National Vaccination Day. We will sustain the effort up to December 31. So these are the different activities on the different phases. And also these phases will be further detailed by conducting another workshop. And with this, we will make sure that all the different activities, together with the different responsibilities of the different organizations and agencies, will be lined up in this synchronization matrix. So yung po ang gagawin po natin, Mr. President, and we will also conduct another consultations with the LGUs and also with the different organizations in order to complete all the different ingredients and details of this plan. So, ilang po, Mahal na Presidente, at maraming pong salamat. Tatawagin ho natin ang ating sunod na speaker, si Fortunato de la Peña, Secretary ng DOST. Salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang gabi sa ating mga kasama sa gabinete at sa ating lahat ng ating kababayan. Ang report po na ito ay covered ang taon mula noong 2016 hanggang 2021. Science and Technology Accomplishments. At ang umpisa po nito ay yung mga habili ng Pangulo noon, nung magsimula pa lang tayo, in this administration's priority to provide a comfortable and secure life for the Filipino. Rest assured that you have my full support in empowering individuals and bringing our country towards better heights. I trust that you will be with me as we work together in establishing a brighter and better future for all. This I can assure you. At yan po ay sinundan nung magkaroon ng 10-point economic agenda ang ating Pangulo, ang ating administrasyon, na kung saan merong apat na items na nakita namin na malaki ang maiaambag ng science and technology. Ito ay yung sa pagtaas ng ating competitiveness, particular na sa industriya, ang pagdadagdag ng tinatawag na value added sa ating mga rural enterprises,
products, ang paghubog sa world-class na human resources, at ang paggamit ng science and technology para sa creative industries. Next slide, please. Dito, again, ay sinabi ng Pangulo, science and technology remain important drivers of development as they underpin economic activities and improve many aspects of our daily lives. Next slide, please. Dito po ay isang event at eksena ng ating Pangulo ay pinakita niya ang kanyang support sa paggamit ng science and technology, particular na po sa disaster risk reduction. Kaya naaalala ko tuwing nagkaroon ng extreme events ay tumatawag ang Pangulo ng pagmi-meeting doon sa lugar na yon at isa-isa kami nagre-report kung ano aming na-contribute. Sa panig ng science and technology, ang mga ahensya namin na parating nakaalalay dito ay ang PAGASA at ang Philippine Institute of Volcanology. Next slide, please. Ang Pangulo natin ay nagbigay ng full support sa Philippine Space Act na siyang nagtayo ng Philippine Space Agency noong 2019 sa pamamagitan ng batas. At alam naman natin ngayon na kung mga ang space technology ay naiba na ang masasabi nating kalagayan, hindi na katulad ng araw na puro malalaki ang satellites na ginagamit. Ngayon po ay meron na tayo mga micro-satellites at nano-satellites. Kaya ang ating mga inhenyero at scientist ay nakakagawa na rin nitong ating sariling satellites. Next slide, please. Ito po naman ay isang eksena na kung saan ito ang Pangulo naman ay ne-encourage tayo na patuloy na sa patuloy na pagtuklas ng mga teknolohiya para tumaas ang productivity ng agrikultura. At dito, kami ay magkatulong ng Department of Agriculture. Kami ay sumusuporta sa research and development. Sila naman ang nagro-roll out. Next slide, please. Ang aking report ay hinati namin sa 11 bahagi. May igsi lang naman po ito. Una, sa panahon ng 2016 up to 2021, nakapagtayo tayo ng mga state-of-the-art facilities sa science and technology. Ginagamit po sa research and development. Ginagamit din sa pagsiservisyo sa iba't ibang uri ng industriya sa pamamagitan ng mga laboratory testing, ng pag-maintain ng standards at iba pang serbisyo, calibration. At yan po ay naisasagawa namin sa pamamagitan ng aming 7 national laboratories at 15 regional laboratories. Pangalawa ay nag-introduce tayo po. Ito ay for the period again, 2016 to 20, up to now, yung tinatawag naming Science for Change Program. Kasi po nakita namin nang tayo ay pumasok dito sa ating administrasyon, ang karaniwang nagsasagawa ng research ay nandito lang sa Metro Manila o kaya ay sa region Calabarzon at sa Central Luzon. Ang amin pong pondo for research and development, halos 83% ay napupunta dyan sa 3 rehiyon. At yung natitirang bahagi, yun ang nagagamit sa ibang rehiyon. Pero alam naman namin na may kakayahan ang iba't iba nating mga scientists sa iba't ibang rehiyon. Introduce po namin itong programa na ito para sa tinatawag natin inclusive and sustainable development. Ipapakita ko po ang mga components niyan. Yung susunod po, yung pangatlo, yung mga halimbawa ng ating mga technology breakthroughs dito sa panahon ng ating administrasyon. Ang pang-apat, mula po nung nagkaroon ng COVID-19 ay naging abala ang Department of Science and Technology. Magkakatulong kami ng DOH diyan sa mga aspeto na yan, pati dito sa ating NTF. At makikita natin kung ano yung mga natuklas natin dito sa panahon na ito. Ngayon, yun naman pong applications for productivity improvement, dito po pumapasok yung pagtulong natin sa ating mga micro, small, and medium enterprises na mapataas ang kanilang kapasidad
at kapabilidad na mag-produce ng iba't ibang mataas na quality ng produkto, yun po ang naging daan para karamihan sa kanila ay makapag-export na ng ating mga produkto. Nandyan din po yung improvement natin in terms of ano tawag dito, yung pagtulong sa mga marginalized sector na magkaroon din sila ng science and technology interventions para bumuti naman ang kalidad ng kanilang buhay. Ang pang-anim po ay yung suporta sa technopreneurship. Ngayon po ay unti-unti na dumadami ang mga technology spin-off companies na gagaling sa ating mga researchers, nanggagaling din sa mga iba pang tumutuklas ng innovations, ano? At yan ay sinusuportahan natin, lalo na po ngayon na meron na tayong Innovative Startup Act. Yung pong pangpito ay yung sinasabi ko nga na building resilience to disaster risk and climate change. At dito po sa ating administrasyon, itong 2016 up to 2021, dito natin kinakitaan ng napakalaking bahagi ng ating pondo sa research and development ay napunta sa disaster, dito sa building resilience to disaster. Yung number 8 po ay yung human resource development. Yung sinasabi nating paghubog ng world-class human resources. At ito naman po ay particular na para sa science and technology at makikita natin mamaya iyon. Yung pong pang-9 ay isa sa mga batas na pinirmahan ng Pangulo during his administration, ang Balik Scientist Act, na bagamat meron na kaming programa ng marami ng taon, ay ngayon lang ito na institutionalized sa panahon ng ating Pangulo. And sa international collaboration po, ay gumawa tayo ng estratehiya na hindi kung sino-sino lang ang ating kapartner. Pinili po natin ang ating mga magiging kapartner na bansa na kung saan magkakaroon tayo ng mutual benefits in science and technology. And finally, binanggit ko na nga kanina, ay yung pagtutulak natin sa mga batas na makakasuporta sa science and technology. Next slide, please. Dito na po yung pagpapakita ng mga state-of-the-art facilities na natayo dito sa ating administrasyon. Ito pong Advanced Manufacturing Center ay nakatutok doon sa tinatawag na additive manufacturing. Kung noong araw, ang paggawa natin ng produkto ay binabawasan natin yung material, tinotorno natin, binubutasan. Ngayon po, itong additive manufacturing, meron ng modelo or parang computer model at sa pamamagitan ng 3D printing technology, nagdadagdag po yan ang material habang umiikot yun. Nakakabuo ka ng produkto, kaya additive ang tinatawag. Yan po ay pinasinayaan noong June 2021. Ang aming naging bisita ay si Secretary Dominguez. Kasabay din po niyan, itong tinatawag nating Metals and Engineering Innovation Centers. Kasi po yung aming Metal Industry Research and Development Center ay nandito lamang sa National Capital Region. Ay humihiling ang mga maliliit na industriya sa ating mga rehiyon na sana magkaroon din sila ng access sa ganito mga serbisyo. Hindi naman po kami makapagtayo ng mga regional offices ng Metals Industry Research and Development Center. Kaya ang ginawa po namin, dahil limited po ang budget, ay nakipag-partner kami sa mga universidad na kung saan doon namin itinayo yung mga Metals and Engineering Innovation Center. Nakapagtayo na po tayo ng 5. At ang ating target ay magkaroon tayo sa lahat ng rehiyon nitong Metals and Engineering Innovation Center. Dito po sa ibaba, ito po ay papasinayaan sa Disyembre, yung Simulation Packaging Testing Laboratory at yung Green Packaging Laboratory. Yung pong green packaging, napakadaling intindihin dahil talagang nangangailangan na tayong gumamit ng mga packaging material na hindi makakapollute. Ano? Kamukha ng mga tapon ng plastic na nakakadagdag sa ating pollution. Pero dito po yung green packaging ay gagamit ng mga material na karaniwan ay galing din sa mga natural products, no? At yun naman pong Simulation Packaging Testing Laboratory, yan ang magte-test doon sa ating mga ginagamit na packaging
kung siya ba talaga ay nagbibigay ng proteksyon doon sa produkto. Kasi po ang mga produkto natin ay nagbibiyahe, ano? Kung saan-saan ang gagaling, kung saan-saan dinideliver, kung saan-saan ine-export, at kung minsan, kung mahina ang packaging, yan po ay nasisira ang produkto, ano? Kaya yan ay meron tayong kailangan testing laboratory na hindi naman kailangan magbiyahe. Kaya dyan po sa laboratory na yan, para na siyang nagbibiyahe. Dito po sa ibaba, ay itinayo din namin yung Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory. Ito po ay ating tugon sa programa, no? Na tayo ay magpunta na doon sa tinatawag na Industry 4.0, yung pong digitalization, at nakikita nga natin ito, mechatronics, robotics, and automation. Next slide, please. Nagtayo din tayo o nagkaroon tayo ng bagong irradiation facility sa ating Nuclear Research Institute, gawa po nung napakataas na demand for irradiation services. In fact, ngayon po ay meron na kaming usapan na at least 2 private companies ang magtatayo dahil napakamahal po ng pondong kailangan sa pagdadagdag ng capacity. Eh, karaniwan po sa mga agricultural products na ina-export, kailangan magdaan sa irradiation. At ganoon din po yung mga gamit sa mga ospital, ano? Para sila ay talagang ma-disinfect. Kaya yan ay isa sa mga nadagdag during this period 2016 to 2021. Sa ibaba po, itong ating tinatawag na Nutrigenomics Laboratory ay isa sa, ito po ang kauna-unahan dito sa ating bansa. At yan po ay importante kasi ang mga tao po, kahit na magkakasing laki o magkakasing edad, iba yung kanilang genetic makeup at yan ay makapagdidikta na ang mga pangangailangan nila in terms of nutrition o gamot magkakaiba. Kaya ito pong Nutrigenomics Laboratory ang nag-aaral dyan. Dito naman po sa gawing kanan, yung pong mga Doppler radars natin na napakalaki ang halaga. Nagsimula po tayo noong 2016, 3 lamang po ang ating Doppler radar. Ngayon po ay 17 na as of 2021 sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At marami pa po ibang equipment, hindi ko na lang in-enumerate. At for the first time po, yung Institute of Volcanology na ang kanilang monitoring center for earthquake and tsunami ay nandito lamang sa Quezon City, sa UP. Ngayon po ay sabi namin kung ano't ano man ang mangyayari dito sa Maynilaan, kailangan meron tayong mirror, ano, nitong monitoring center na yan. At itinayo po namin ang unang cluster monitoring center sa Mindanao sa loob po ng Philippine Science High School campus. At balak din namin magtayo sa Visayas. Kasi po, kahit papaano, dapat ay may continuity ang ating pagmamonitor. Next slide, please. Dagdag pa rin po dito sa mga state-of-the-art facilities, nakita naman po natin ang napakahalagang gamit ng Philippine Genome Center. Kami rin po sa DOST at sa tulong ng UP at ng CHED ang nagtayo ng kauna-unahang Genome Center bago pa po dito sa administrasyon nito. Pero ngayon po, kinailangan natin na pati Visayas at Mindanao ay magkaroon din ng facilities na kamukha nito. Kaya tayo po ngayon, at sa pamamagitan din ng inyong suporta sa DBM, nakapagtayo tayo ngayon ng mas ng parang kamukha din ng nandito. Hindi nga lang kompleto pa sa Visayas at yung isa ay sa Mindanao. Sa UP Mindanao mismo nakalocate. Yung sa Mindanao, ito naman po ay sa UP Visayas nakalagay. Sa ibaba po, ito po yung ating Philippine National Halal Laboratory and Science Center sa Coronadal. Ito po ang pinakamalaki nating certification laboratory para sa produkto na sila ay halal. Kasi po, pataas na ng pataas ang merkado ng mga halal products at kailangan tayong makakuha ng share nitong merkado nito sa ibang bansa din, pati sa Pilipinas. At kailangan ng certification ng halal. Noon po isang araw ay kasama ako sa talakayan na pinangunahan ni Secretary Andanar. At ang pinag-usapan doon ay ang malaking potential ng halal product sa BIMP Iyaga. Ano? At kami naman po ay nagsabi
na meron na tayong mga facilities para sa halal certification. Hindi lamang po sa Coronadal, meron din po tayo sa Zamboanga, meron din tayo sa Davao, at meron din tayo dito sa Los Baños. No? Yung pong nasa itaas, alam po ninyo na itong mag-pandemic, napakaraming naging mahilig sa halaman. Yung mga, ano tawag natin, plantitos, plantitas. At ito po naman ay isang initiative ng local government na nakipag-partner sa amin. Sa Giginto po, Bulacan, ay dito napaka maunlad ng mga ornamental plants business. No? Meron silang kumulang ay mga 1,000 negosyante na ang negosyo ay ornamental plants. At tayo po ay nagtayo ngayon itong laboratory for the propagation of ornamental plants. Sa ibaba po, ito yung tinatawag na Philippine Earth Data Resource Observation Center. Una pong nagkaroon yan, bago pa po sa ating administrasyon, dito sa Quezon City, sa loob ng UP. Ito po yung nagmamonitor ng mga informasyon, remotely sense information mula sa mga satellites. No? Yan po ay nakukuha natin, hindi lamang yung satellite natin, pati yung satellite ng ibang mga ka-cooperate natin. At yan po ay pinoprocess dito. So nagkaroon po tayo ng desisyon na magkaroon na rin ng ground receiving station sa Mindanao. Ito po ay nasa loob ng airport ng Davao. At yung pangatlo po na hindi pa tapos na tapos, ay nandoon naman sa Dumangas, Iloilo, pero yung po ay pinondahan ng JICA. Okay. Next slide please. Bago ko po iwanan yon, gusto ko lang banggitin na kanginang umaga, pinasinayaan namin yung Metrology Laboratory in Chemistry. Ito po ang magbibigay ng mga reference materials para sa mga laboratorio na nagtetesting ng iba't ibang bagay, katulad ng pagkain, mga dilata, for chemistry testing. At yung pong ating ininagurahan kanginang umaga ay isang napakalaking kontribusyon dahil hindi na tayo kailangan sa ibang bansa pa umasa dito sa mga reference materials na ito. Next slide please. Ito pong Science for Change program, dito namin naisipan na i-encourage ang mga institusyon sa iba't ibang rehiyon na palakasin ang research and development nila. Kahit po nakapokus sila sa isang produkto lang, basta yun po ang makakatulong sa ekonomiya ng kanilang rehiyon at makakasolve sa problema ng kanilang rehiyon. Kaya tayo po ay nakapagtayo ng 38 Research and Development Center. Ito po ay collaboration ng DOST at ng mga institusyon na nasa rehiyon. Kung titingnan natin, pwede nating sabihin napaka liit na bagay lang nung kanilang inaaral, pero malaki po ang kontribusyon nito sa ekonomiya nila. Halimbawa po yung Freshwater Fishery Center na nagpo-focus sa eel, yung igat, at saka dun sa ludong, ayan po ay nasa Isabela State University. Yun naman pong Citrus Research Center ay nasa Nueva Vizcaya State University. White Potato is in Benguet State University. Yung Sweet Potato R&D Center nasa Tarlac Agricultural University. Yung pong Tamarind R&D Center nasa Pampanga State Agricultural University. At siguro po kailangan nating ma-realize na yung tamarind o sampalok ay napakataas po ng demand. Hindi lamang yung prutas na matamis, kundi yung ginagamit sa mga pangsigang at iba pang mga condiments. Meron tayong Pili R&D Center sa Bicol, Queen Pineapple R&D Center sa Camarines State College, Garlic and Other Agricultural Condiments R&D Center sa Mariano Marcos State University, Center for Crustaceans sa Samar State University, Center for Mollusk Research sa UP Visayas, sa Miag'aw, Si Cucumber R&D Center sa Mindanao State University sa Naawan. Ito po ay napaka ganda ng progreso ng kanilang ginagawa para tumaas ang produksyon ng isang napaka relatively mahal na produkto at masarap, yung Si Cucumber. Doon naman po sa Tawi-Tawi ay tinayo namin yung Seaweed R&D Center
At doon naman sa Caraga ay yung Industrial Tree Plantation R&D Center. Sa Central Mindanao ay Bamboo R&D Center. Sa University of Southern Mindanao, ito po yata ay sa Davao, yung Cacao Research and Development Center. At tayo po ay nag-focus din sa research sa ating mga native livestock. Okay? So yung po ating mga native pig, native chicken, native duck ay mahalagang resource at pagkakakitaan ng ating mga kababayan. At hindi lamang sa hindi masyadong mahirap alagaan yung native, ano, ay bukod doon po ay masarap sila. Lalo yung lechon na native ay napakasarap. Okay, so tayo may native pig R&D center sa Marinduque, native chicken R&D center sa Zamboanga, Western Mindanao State University. Meron din po tayong halal goat R&D center sa Sultan Kudarat State University. Tapos doon naman po sa area ng mga biodiversity, ito ay sa Cebu Technological University. Sa UP Cebu, yung Center for Environmental Informatics. Meron na rin tayong Center for Lake Sustainable Development sa Laguna State Polytechnic at Center for Caves Ecosystem Research sa UP Los Baños. Next slide, please. Yan pong unang 22 ay related sa agrikultura. Pero yung susunod na slide, next slide, please. Next slide. Ito naman po ay may kinalaman sa industry, energy, emerging technologies at medical research. Halimbawa po ang Ateneo de Davao ay tinulungan namin magtayo ng Mindanao Renewable Energy R&D Center. Sa Santo Tomas naman, yung Center for Advanced Materials for Clean Energy Technologies based on indigenous materials. Sa Cagayan State University sa Tuguegarao, yung Electromobility R&D Center. Nagsimula po kami sa e-trike. Okay? At dito rin sa NCR, sa Technological Institute of the Philippines, yung Center for Advanced Batteries. Okay? Doon naman sa MSU Iligan Institute of Technology, ang ating Center for Sustainable Polymers. Ito po yung mga polymers na galing sa natural products. At sa Ilocos Mariano Marcos State University, yung Coastal Engineering Research Center, sa University of the Cordilleras, Mountain Engineering Center, at sa Rizal Technological University ay ang Center for Astronomy. Tapos sa Polytechnic University of the Philippines or PUP Manila, Center for Environmental Technologies and Compliance, at yun namang Center for Applied Modeling, Data Analytics, and Bioinformatics for Decision Support Systems in Health ay sa UP Mindanao. Then, yung ating Center for Vector of Diseases of Public Health ay De La Salle University in Laguna, Integrated Protein R&D Centers, Ateneo de Manila University, ang Biomaterials for Diagnostics and Therapeutics ay sa Angeles University, ang Research and Development Center for Medical Robotics ay sa De La Salle, Manila, ang Center for Innovations for Disaster Risk Reduction Management in Health ay sa UP Manila, at yung Smart Water Infrastructure Research and Development Center sa Isabela State University. Ito po ay susuportahan natin at kung makikita natin ang kanilang mga facilities ngayon, ay matutuwa kayo dahil pwede na sila talagang maipagmalaki itong mga R&D center na itinayo dito sa ating panahon na 2016 to 2021. Next slide, please. Tapos, in-encourage po natin ang ating mga kumpanya na makipag-collaborate sa mga research and development institutes at sa mga universidad para sa research and development. Yung po ang tinatawag namin CRADL. Ito po ay Collaborative R&D to Leverage the Philippine Economy. Kasi po, yung mga kumpanya natin nangangailangan na makadiskubre ng mga bagong produkto, teknolohiya, solusyon sa kanilang mga problema, pero wala silang kakayahan ng R&D. Samantalang ang mga universidad at research institutes, merong kakayahan. Kaya lang, hindi nagtutugma yung kanilang research. Kaya binigyan namin sila ng suporta
kung itong kumpanya na ito ay may problema, mamili ka kung sinong partner mong university at tutulungan namin kayo. Halimbawa po, ito ay naka 75 na kami proyekto. Sa next slide, makikita natin po yung mga halimbawa nitong mga partnership projects na ito for R&D. Next slide, please. Medyo, ano tawag dito? High-paluting yung mga lingwahe. But halimbawa po yung una ay yung predictive chromatography of organic plant extracts with intelligent agents. Ito po ay collaboration ng Pascual Pharma Corporation at ng Technological Institute of the Philippines. Yun naman pong susunod, metabolomics as a tool for the discovery of hypocholesteroleic natural products from pineapple. Yan po ay collaboration ng University of San Agustin sa Iloilo at ng Del Monte. Yung pangatlo naman ay synergize the academic industry research undertaking to improve productivity through development of banana disease surveillance system, University of Southeastern Philippines in Davao, at ang kapartner nila ay ang Iho Resource Corporation na producer ng banana. Dito po malaki ang natipid ng kumpanya dahil kung nung araw lahat ini-sprayan nila ng insecticide, ngayon po sa pamamagitan ng artificial intelligence, makikita nila kung alin lugar lang ang dapat isprayan ng insecticide. Okay? So, napakalaki ng kanilang savings. Dito naman sa Lasal at yung Sante Feed Corporation ay nakadevelop sila ng cost-competitive aqua feed from Lablab. Yung Lablab parang lumot. No? Ngayon, ang ginawa nila, ito yung dinevelop na parang na pong mga pellets. Kaya pwede mo na mabili to ng pellets. Hindi na yung mga, kasi yung lumot, may panahon na meron, may panahon na wala. No? Yun naman pong collaboration halimbawa, nung Batangas Egg Producers Cooperative, nagreklamo sila dahil hindi na malang kung saan dadalhin yung mga itlog ng mga manok nila na undersized, hindi mabili. No? Yan po ay dinevelop naman ng UP Diliman yung tinatawag na egg white powder and granules from low value edible shell eggs. Dito naman po makikita natin yung iba't iba pang research. Meron diyang research yung Central Macaroni kung paano nila ititreat yung kanilang wastewater effluents, no? At iba pa. So sa susunod na slide naman po makikita natin yung ating mga tinatawag na RD leaders, no? Next slide please. Kung meron po tayong mga tinatawag na balik scientists na nanggagaling sa abroad na umuwi dito para tumulong, meron naman tayong mga local experts na handang tumulong sa ibang rehiyon, no? Kaya ngayon, meron kaming programa na yung ating mga experts na nandito halimbawa sa Maynila o nasa Cebu o nasa Davao, pwede na silang tumulong sa iba't ibang rehiyon at sinusuportahan namin sila. Para rin silang balik scientists, pero sila yung mga locals, no? At kung makikita po ninyo yung mga area of expertise nila ay very varied from marine science to renewable energy, etc. To artificial intelligence, biomedical engineering, additive manufacturing at iba pa. Next slide please. Ito naman po ay kauumpisa lang namin. Yung pong mga kumpanya, lalo na yung small and medium enterprises, na gusto na magtayo ng sarili nilang R&D pero wala pa silang pera, ay binigyan po namin sila ng parang access sa funds para maka-acquire sila ng hardware and software para sa kanilang R&D facility. At yan naman po ay babayaran nila. No? Nawala. Okay? Nagbigay lang ako ng tatlong halimbawa dito kasi kauumpisa pa lang ng programa. Yung pong Herbanex ay isang kumpanya na nasa Bacolod at ang kanilang operations ay ang semi-purification of crude plant extracts, which is an initial step for the production of pharmaceutical grade ingredients. Yung bio assets naman po ay mostly ay ang kanilang mga ginagamot dito ay yung mga livestock, ano? Brisk response through the location, in location diagnosis and genome sequencing, at yung pong nasa ibaba ay napakahalaga rin yung nanotronics, development of a fully advanced and highly sustainable packaging material using advanced
nanotechnology materials from indigenous plants for the packaging industry. So yung mga natural products natin ay pwede natin ma-convert into nanoparticles at marami pong pinagagamitan yan. Next slide, please. Ito naman po ay hindi ko na masyadong hahabaan ang explanation dahil may mga larawan naman tayo. Ito yung mga halimbawa ng mga resulta ng ating research. Okay? Halimbawa po yung nasa itaas, yung coconut somatic embryogenesis technology, yan po yung tissue culture research para sa coconut. Dati po ay nakakakuha lang tayo ng isang planting material sa isang mature coconut. Okay? Ngayon po, pwede ka nang makakuha ng halos 300 planting material sa isang mature coconut through tissue culture technology. At tapos yung pong ating research sa mga native livestock, nag-purify po tayo ng lines at saka ni-research kung paano mapapadami ang kanilang anak o kung paano madadami yung pag-itlog. Kung makikita po natin yung halimbawa dyan, yung isang native pig, kung dati ay on the average 6 lang ang naiaanak niya, ngayon ay napataas na hanggang 8 biik, you know, as an example. Sa Tuklas Lunas po, ito po yung ating malaking pinagkakagastahan sa pag-develop ng mga gamot, ano? At dito po sa dito sa ating period na 2016 to 2021, meron na tayong na-develop na 2 na ngayon ay under clinical trials, 21 for licensing as supplements and can be pursued for further clinical trials at 11 for commercialization. Iba-iba pong sakit ang ina-address niyan. Napakamahal po kasi ng clinical trials kung tayo lahat ang gagawa. Kaya inaalok din natin sa private company ang licensing. Ano? So meron dyan na pwede sa mga pain, pwede sa cancer, chemo, preventive cases, merong Alzheimer's, merong sleep apnea, merong iron deficiency anemia, at iba't iba pa, gastroenteritis na pwedeng matugunan ng ating mga natuklas na derivatives from our plants. Dito naman po sa hospital equipment and biomedical devices, marami na rin tayong na-develop na produkto. Dito po, within this administration of ours, meron tayong mga equipment or devices na na-develop, na magagamit sa operating room, yung sa diagnostics na pwedeng magawa sa mga rural areas na kahit na isa lang na rural doctor ang meron ay pwede siyang marami siyang diagnosis na magawa sa iba't ibang sakit. Meron po mga devices para sa respiratory at sa therapy and rehabilitation. Kasama na po dito yung ventilator projects natin. Next slide, please. Dito po, nakagawa na tayo sa Los Baños ng isang waste to energy facility. Okay? Ito po ay high temperature burning at sinisiguro lang natin na yung mga emissions niya ay nag-meet ng standards. Ito pong sample na ito ay naka-generate ng 25 kilowatts. Okay? At tayo naman ay nagsimula na rin na makipagtulungan para itong energy audit ay magawa. Kasi po napakarami natin naaaksayang energy o power dahil lamang sa hindi tamang pagpaplano. No? May mga lugar na giginawing ka sa aircon, tapos magsusweater ka. Yung mga ganun ay pwedeng maremedyuhan at makasave tayo sa energy. Sa ibaba po, ito yung mga hybrid vehicles, electric or hybrid, na na-develop na. Yung pong hybrid train ay nabigay na sa PNR. Yung pong hybrid electric road train ay nasa Jensan at nasa Kawayan na. At yan ay sinusubukan na nila. At yun namang mga e-trike ay nandoon sa Cagayan State University ang aming sentro ng research. Meron din tayong automated guideway transit at yung hybrid trimara natin na gumagamit ng energy mula sa waves. Okay? Dito po sa linya naman ng ating textile, dahil tayo ay may mga natural fibers na tinatawag, indigenous fibers, itinayo na natin ang kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center sa Miagaw, Iloilo. At yan ay gumagamit ng itinatanim na cotton ng ating mga kababayan doon, cotton, pineapple, at abaka.
at nakakagawa na sila ng yarn na diretso nang nagagamit ng ating mga weavers. Kasi halimbawa yung mga gumagawa ng mga hablon, nagre-reklamo sila dahil yun daw kanilang ginagamit ng mga tela ay hindi na naman yari doon at galing na rin sa ibang lugar. Kaya yan po ay isang breakthrough din natin, pati na yung tinatawag nating non-woven fabrics. Marami tayong makukuha ng non-woven fabric out of our raw materials, katulad po ng bamboo. Next slide, please. Ito naman pong food safety manuals na dinevelop natin ay napaka-importante para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan sa kanilang pagkain, okay? Pati yung mga street food, pati yung mga food services ay kailangan ding magkaroon ng monitoring at matuto ng mga food safety practices. Yung pong nasa ibaba ay may kinala naman sa underground water. Kasi po marami sa ating mga syudad sa Pilipinas ang heavily dependent sa underground water. At ito pong technology na ito ay nakakagamit ng tinatawag na real-time monitoring ng quantity at quality ng tubig na nasa underground. Okay? Dito po sa human security, siguro ay matutuwa kayo. Ito pong bulletproof vest na ginawa sa Forest Products R&D Institute ay raw material niya ay bamboo. Okay? Na dinevelop into nanotechnology particles yung bamboo at ginawang bulletproof vest. Yun naman pong Project Buhawi, yan po ay project namin sa Philippine Navy. Okay? At ito po, actually ang meaning po ng Buhawi ay building a universal mount for heavy barrel automated weapons integration. Ito po ang pagbuo ng patungan ng 50 caliber machine gun para maitutok sa target kahit ang nagpapaputok nito ay nasa ibang lugar. So, gumagamit na siya ng robotics and automation. At yan po ay ilulunsad na sa darating na mga araw basta't nagbigay na ng senyas ang Philippine Navy na pwede na nilang i-launch. Okay? Pero nagawa na po yan. Ang next slide naman po ay yung mga ginawa natin para sa COVID-19. Next slide, please. Ito po, mabilisan na lang, tayo ay nakagawa agad ng RT-PCR diagnostic kit. As soon as the genome sequence for COVID-19 was out from Beijing, ay nakagawa agad ang ating mga researchers nitong PCR diagnostic kit. Na-release yung genome sequence noong February. By April 5 po ay may FDA approved na tayong PCR kit na gawa ng Pilipino. Yung pong ginagamit ngayong disease model sa IATF ay produkto din ng research. Okay? Yung FASTER, feasibility analysis of syndromic surveillance using spatiotemporal epidemiological modeler for early detection of diseases. Yun naman pong isang application na dinevelop ng DOST Region 6 ay inadapt na rin nationwide yung tinatawag na Safe, Swift, and Smart Passage or SPAS. Ito po ay travel management app at ngayon ay 98 na out of 121 provinces, HUCs, and ICCs are using the SPAS. Okay? At 4 million registrations na po ang ating narating. Next slide, please. Ito po ay itong mga studies na ginawa natin sa BCO, sa Lagundi, sa Tawa-Tawa, na meron namang pinapakitang kabutihan para sa mga mild cases ng COVID-19. At yung ating ongoing vaccine effectiveness project, kasi po kahit na sabihin natin matapos na yung pandemic, okay, hindi naman agad-agad mawawala yung SARS, yung COVID-19 na yan. Kaya kailangan ready pa rin tayo sa iba't ibang klase. Ano? Yung pag-testing kung alin bang bakuna ang mahusay. Next slide, please. Kami po ay nagkaroon ng papel sa NTF para doon sa vaccine evaluation and selection. Meron kaming vaccine expert panel na gumagawa ng mga rekomendasyon at ito ay sinasumiti namin sa ating NTF. And lastly, itong ating WHO Solidarity Trial for Vaccines, nagsimula na po noong September 30. Next slide, please.
Yung pong mga susunod ay may kinalaman sa productivity improvement. Ito po yung pag-upgrade ng mga technologies ng ating micro, small, and medium enterprises. At ito po ang aming mga statistics 2016 up to 2021 ay 4,199 enterprises po ang ating natulungan na mag-upgrade ng kanilang hardware and software para sa kanilang produksyon. Dito naman po sa community empowerment through science and technology, ito po yung mga marginalized sectors, mga indigenous people at iba pang mga sektor, persons with disabilities, senior citizens na gusto pa rin maging productive at natutulungan po natin sila through initially interventions on water, potable water supply, intervention on addressing malnutrition, intervention on providing access to education for children through our digital libraries, and of course, livelihood and disaster risk reduction. Next slide, please. Dito po, nagkaroon tayo ng dalawang programa, nito lang 2020, at ito po yung isa ay para sa ating mga OFWs na umuwi at gusto nang magsimula ng kanilang tinatawag na technology-based enterprises. Kaya yan po ngayon ay isang napaka gandang programa na marami sa ating mga OFWs ang nag-a-apply at nakikinabang na. Doon naman po sa mga provincial LGUs ay tinutulungan natin sila, yung pong mga probinsya na gusto nang magamit ang science and technology para sa kanilang provincial development. Next slide, please. Next slide, please. Ito po naman yung sa ating disaster risk reduction. Halimbawa, ang PBOTS ay naglabas ng kanilang iba't ibang app, yung JRisk PH Integrated Database System. Malalaman mo kung anong mga risk ang meron sa isang lugar. Meron tayong Hazard Hunter. Kung nandito ka sa isang lugar neto, ano ba ang hazard ng iyong kinalalagyan ng iyong bahay? Okay? Ito naman pong GeoMapper ay nagpapakita rin ng yung pagkumpano magamit itong ating mga data na nakukuha. At ang pinaka-recent po ay itong Spectral Acceleration Maps of the Philippines para mapaghandaan ang mga earthquake. Yung po ito ay ginagamit ng mga inhinyero ngayon para malaman nila kung anong klaseng infrastruktura ang gagamitin nila para maging earthquake resistant. 9 cities na po ang merong particular na atlas. Next slide, please. Ito naman po ay maire-report namin na maipagmamalaki natin. Ang PAGASA ay nakaabot na sa isang napakaliit na forecast error, 51.2 kilometers against the target of the World Meteorological Organization of 120 kilometer forecast error. So, ganun na po ang ating PAGASA ngayon at dinamihan nila ang kanilang mga information, dissemination on climate. Next slide, please. Ito naman po ay yung tungkol sa smart cities and communities. Tinutulungan namin sila kung paano nila magagamit yung mga technologies para sa industry, energy, health, e-commerce, smart agriculture, transportation, at iba pa. Next slide, please. Kami po ay nagsimula na rin doon sa ating startup assistance. Mula po nung maaprubahan yung Innovative Startup Act, ay ayon sa batas, tatlong department po ang inatasan na magkaroon ng programa ng startup assistance, ang DICT, ang DTI at ang DOST. Kaya ngayon nagsimula na po kami na sa pagtulong ng ating mga startups, kaumpisa pa lang po, kaya ito pa lang yung unang mga 10 startups na natulungan na. At tayo ay nakapagtayo ng 48 technology business incubators and 17 innovation hubs na sila po ang nag-aalaga doon sa mga startups, doon sa kanilang mga incubators. Next slide, please. Ito naman po yung statistics natin ng mga scholars. Kung makikita po natin mula 2017 hanggang 2021, ito po ang pagtaas na nangyari. Mula sa 30,000 noong calendar school year 2017-2018, tayo ngayon po ay nasa 46,000 na itong school year 2021-2022. At hindi pa po kasama dyan yung mga natulungan nating mga estudyante sa Marawi
Okay? Next slide, please. Nagtayo din po kami ng bagong programa para may mapuntahan yung mga nagtatapos ng ating mga masters at PhD sa science and technology. Kung minsan po, nahihirapan din sila maghanap ng trabaho dahil wala namang mga plantilla items sa gobyerno na bago. At bihira naman po yung mga malalaking kumpanya na may saliring R&D dito sa atin. Kaya ito pong S&T Fellows Program, parang continuation pa rin ng kanilang human resource development. Pero sila po ay may maximum na 5 years. Pwede silang magtrabaho sa amin, okay? Contractual, using itong ating S&T Fellows Program. Yun naman pong Coursera Learning Program ay pinalad tayo na bigyan ng Coursera. Ito po ay online learning program ng 75,000 scholarship slots na napuno agad. At ang mga nag-aral po dyan ay nakatapos ng 146,837 courses o para pong averaging 2 courses per scholar. At ang kanila pong feedback, 99% highly recommend this scholarship. Next slide, please. Patapos na po tayo. Ito naman yung sa Balik Scientist. Epekto po ng ating Balik Scientist Act. Tuloy-tuloy na sana ang pagtaas ng bilang. Kaya lang nung dumating ang 2020, nagkaroon ng mobility problems. Kaya bumaba. Okay? No, 34, 22. Pero ngayon ay pataas na rin kasi inalaw na rin namin ang virtual Balik Scientist for short terms. Next slide, please. Ito naman po yung international collaboration. Nakalista po dyan yung dalawang bansa na aming pinili na ka-collaborate natin. At kung matatandaan ninyo, yung Pangulo, yung iba dyan ay nakapirmahan namin during our official visits to this country. Halimbawa, doon sa Israel, sa Russia, sa Korea, sa Thailand, yan po ay ang pirmahan natin ay during your state visit. Okay? Next slide, please. So, yan lang po siguro ang masasabi natin. Active pa rin po tayo sa ating mga activities. Yung vaccine diplomacy po ay tumulong kami dyan. Partnership on vaccine development has expanded to include 35 foreign pharmaceutical and biotechnology companies from 13 countries. And I think we are moving to the last slide. Next slide. Okay, ito naman po yung mga batas na napasa sa inyong panahon. Pero may dalawa pa po na hindi pa pasado. Kaya namin ilagay dito. Sana ay matulungan nyo kami na sana makapasa na ito sa Senado. Yung pong Balik Scientist Act ay napirmahan nyo noong 2018. Yung Philippine Space Act ay napirmahan nyo noong 2019. Gayun din po yung aming Magna Carta for Scientists Amendments. Yung Innovative Startup Act noong din pong 2019. At ngayon po ay approved na sa House pero hindi pa nate-take up sa Senate itong Virology and Vaccine Institute of the Philippines at yung Science for Change Program. Siguro po, pagwawakas, masasabi ko lang na sa Global Innovation Index sa buong mundo, tumaas po ang ranking ng Pilipinas mula sa 100 out of 125 countries noong 2014. Umabot pa sa number 50 out of 131 noong 2020. So, yan na lamang po, Ginoong Pangulo, at masasabi ko po ay pinapahalagahan namin ang resources na ibinibigay sa amin para magkaroon tayo ng inclusive and sustainable development. Marami po salamat. Salamat, Boy. Now, I'd like to address yung nasa itong virtual sa panel. I do not think that you would have the time to really hear all the reports. Mag-aalas 12 na. We need to rest because we have to work tomorrow. So I will just call the last speaker for tonight, si Secretary Anyon. After that, we will, the next meeting, kayo ang mauna. Then we would be the last. Or would limit the speakers really yung relevant issues for the day or tapos the others ano lang natin we divide the total time for us to make the reports.
para hindi kayo mag, hindi na tayo maghintayan. So after 3 or 4 we can go home. And anyway, there are dalawang beses itong talk to the people every week. We can make use of unsafe time. Okay, so the last speaker, I'd like to beg your indulgence, gentlemen. The last speaker tonight would really be si Secretary Anyo lang. Then after that, I'm very sorry, but ang report mahaba. So next time, we'll have to devise a system where some of you will report on this day and the others on the other meeting for the week as talk to the people. So, Secretary Anyo, please report. Maraming salamat po, Mr. President. Please put my slide. Executive Secretary Bingbong Miguel-Dea, Senator Bongo, fellow Cabinet Secretaries, mga kababayan, magandang gabi po. Ang iulat ko po ay metri lamang. Ang gusto ko lang pong iulat na sa ating bagong alert level system ay nagkoconcentrate po tayo sa granular lockdown. At sa buong bansa po ay makikita natin na out of 46 cities, municipalities, and 272 barangays, ay 430 lamang po ang naka-granular lockdown sa buong bansa. At ito ay nakaka-apekto lang sa 7,000 household or 29,000 individuals. Sa National Capital Region ay bumaba na po. 35 areas na lang po ang under granular lockdown at 148 households lang po ang naapektuhan. Next slide. Next slide. Dito naman po, makikita pa rin po ang mga recorded violations for the week. At sa paglulog po natin under alert level 2 at sa ibang mga karatig areas po na under alert level system, sa pagluluwag, nakita natin na nagkaroon din ng pagtaas ng violation ng mga tinatawag nating health standards and protocols. So, tumaas po sa paghindi pagsusot ng mask, sa contact ng mask gathering, at no physical distancing. Tuloy-tuloy lamang po ang aming pagpapatupad ng mga protocols nito, Mr. President, para po sabihin natin na ang ating mga kababayan ay susunod dapat sa minimum public health standard. Next slide, please. Ito naman po ang ulat ng mga ating tri-bureau under ng department kung saan po ay masigasig ang ating pagbabakuna. Nagpapasalamat po kami kay Secretary Charlie Galvez at Sec. Vince Dixon sa pagbibigay ng bakuna sa ating inipormadong hanay. So makita po natin ang PNP sa first dose po, 98% na. At sa kabuuan po ay 74.53%. ang ating nabukunan ng fully vaccinated policemen. Sa ating pong Bureau of Fire, ay makita natin po 76% na po ang fully vaccinated. At sa BJMP naman ay 81%. Next slide, please. Sa ating pong anti-illegal drug operation, nakapagsagawa tayo ng 768 operations at nagbunga po sa pagkakaresto ng 1,069 drug user and drug pusher. At dito po ay makita natin na tatlo ang nasawi sa mga nasabing operations. At siyam naman ang kusang sumuko. Sa kabuuan, ang total estimated value na ating nasamsam na mga pinagbabawal na gamot at substance ay umaabot sa 33,098,400 pesos. Next slide. Dito naman po sa pinag-utos ninyo na aming kausapin ang mga local government units, katulad po ng ulat kanina ni Secretary Duque at Secretary Galvez, naganap po ang pulong sa President noong Biyernes. At ito po ay isang pagpupulong na nag-participate ang DIOG, DOH, ang MTF COVID,
at ang mga local government units na pinangungunahan ng ating mga governors at mga mayors. At dito po ay nilabas natin ang direktiba sa ating kagawaran na naglalayong mapabilis ang utilization ng mga bakunang ipinagkakatiwala natin sa mga lokal na pamahalaan. Nakasaad sa direktiba ito na inaasahan natin ang patuloy na koordinasyon ng LGUs sa Regional Vaccination Operation Centers at siguraduhin na nakapagsumiti sila ng kanilang vaccination reports sa tamang oras upang malaman natin kung gumagalaw ba ang mga bakunang ating pinagkakatiwala sa LGUs at makasiguro na walang masisira o masasayang na bakuna at maibigay ito sa mga kababayan naghihintay ng kanilang COVID-19 vaccine. Natutuwa po tayo na ang mga governors at mayors ay nagbigay ng commitment upang doblehin ang kanilang performance. Naglabas din ang kagawaran ng kahalintulad na direktiba para naman sa mga DILG regional directors, sa ating BARM, Interior and Local Government Minister upang sapat na magabayan ng LGUs sa tamang storage at handling ng mga gamot at masigurado ang mabilis at maibigay ang bakuna sa taong bayan. Para naman po mahikayat ang mga tao na magpabakuna, ang ating LGUs ay magsasagawa ng mas maigting na advocacy campaign at magpapasa ng mga ordinansa na bibigyan ng mga insentibo ang fully vaccinated na kababayan natin sa mga economic and social activities. Napag-usapan din po namin sa aming pagpupulong nito ang maraming best practices ng ilang local chief executives at natutuwa pa rin po tayong madinig mismo sa ating mga mayors and governors na handa silang tumulong sa kanilang mga karatig probinsya, lungsod o munisipyo upang mapabilis ang administration ng COVID-19 vaccine, lalo na sa mga LGUs na kulang sa manpower at logistical capabilities. Sa susunod pong linggo ay ating ipapublish ang vaccination rate at performance ng bawat probinsya at siyudad sa buong bansa. At dito rin po ay naghahanda na tayo para sa ating National Vaccination Day na gaganapin po sa November 29, November 30 at December 1. Patuloy po nating isasagawa ang paspasang pagbabakuna sa ating mga kababayan. Yan lamang po, Mr. President, at magandang gabi po. Thank you, Secretary Anyo. So, that would wind up our discussions for tonight. I said, much as we would like to hear the report, we do not have the time, really, the material time to do it. Because we have to rest. Everybody is past 50 years old and we need to sleep. Or else we will collapse. A lot of officials nowadays collapsing. May bagong sinong... Sino yung bagong Secretary Guevara. Mamaubos kami dito. Well, I'm the youngest, so hindi masyado ako. Sila si ano? Well, actually, I'm the oldest. So... Mga kaibigan ko, nakikinig kayo, it is good that you see and observe itong periodic meetings namin. Ikita mo namin, so it's very loose, informal. But we get to have our message come across to the public. So we will have a discussion again. Unahin natin yung mga projects where the money. Itong mga ito na ano, baka ninyo walang pera pa. It involves huge amounts of money itong dinidiscuss nila Secretary Anyo and the boy. There's a lot of investments going on sa gobyerno. Sa DOST.
is really to improve the, well, whatever is available in the hands of the Filipinos right now. So thank you for joining us tonight, and may I say a good day. Hindi na kasi namin malaman kung this is a pre-recorded to. Kung ipalabas ito sa gabi o sa araw. So, good day na lang para ano. Salamat po. Good day. Okay.